Hello, gandang hayop sa tanghali. Bali, tanghali ngayon, lunch break dito sa office. So, magre-react lang ako dun sa isang katanungan na tinanong sa atin tungkol sa gamot na ivermectin. Okay? So, ang question niya, may nag-advise nga daw sa kanya, may nabasa siya na yung ivermectin okay na pamurga rin sa pusa. Okay, so, unang-una, ano nga ba ang ivermectin? Ivermectin ay generic name ng isang gamot na ginagamit sa gamot primarily sa galis, then pwede rin siyang pang deworm, then pwede rin siya sa mga ectoparasites. Ibig sabihin, ectoparasites sa labas ng katawan, mga karapata, galis, saka mga kuto. Kaya nga lang, hindi siya ganun kabisa sa mga external parasites compared sa ibang mga gamot. Okay, so di na natin pupunta dun. Ang pinaka-topic natin ngayon ay ivermectin. Ang ivermectin ay meron din siyang epekto sa endoparasites. Ibig sabihin, yung sa loob, bulate. So, nakakapurga rin siya. Kaso nga lang, meron siyang limitasyon. Hanggang sa roundworms lang siya. Okay? Then, ito'y karamihan kasing ginagamit itong pang-galis sa baboy, saka sa mga baka, then sa kalabaw. Kasi nga, pagka kasi oral yun, masyado lang marami ipapainom para umepekto yung gamot para sa pamurga. Yan, pamurga din siya ng baboy. Mas maganda kung systemic o injectable para konti lang, mas mabilis siyang i-administer, epekto na yung gamot. Okay, so ang naging katanungan ay tungkol sa pusa. Okay din yung ivermectin sa pusa kasi pagka tinaas mo, isasaksak mo lang sa balat, mabilis siya. Kaya nga lang, ang problema kasi, hanggang sa roundworms na siya. Pangalawa, pagka lagi mo itong ginagamit sa pusa o aso, tatama ng atay. Paulit-ulit na paggamit ng ivermectin na hindi maganda sa atay. So, ako kasi kung gumagamit ako ivermectin, ginagamit ko lang ito pang galis ng aso o sa baboy. Pagka kasi lagi mo itong ginagamit ka ay matatama yung atay, hindi ko siya binibigay sa batang aso at sa masyado ng matandang aso. Baka magka-problema sa atay, manilaw yung aso. So, imbis na makagamot, makakaperwisyo pa. Okay? So, I would suggest na yung mga gumagamit ng ivermectin, medyo sundin natin yung dosage, timbangin natin yung aso, kasi isang ml nun, 33 kilograms. Meron pa nga nun akong na-meet na owner ng isang pagyata, ang binibigay daw niya 1cc weekly. So, ayun, nangyari sa aso niya, tinamaan yung atay, parang ginawa ng weekly meds. Nakakatulong nga siguro sa galis o anumang pamurga, pinanggagawa niyang purga, kaso nadali yung buhay ng aso niya. Okay, so mas mainam na kung ang sa aso, sa oral na lang tayo. Pagka kasi injectable, posibleng tama yung atay ng aso natin. Okay, so ayan po ulit si Doc Bernie. Hi to Doctor, sa pong magandang umaga.